United Nationalist Alliance, or UNA, is holding a press conference. Let's listen in. Sabi ko, bakit niyo hinahanap si Nancy? That's the only time I found out na mag-proclaim pala. Kasi yung huling panood ko ng news was about 5 o'clock noong dininay yung motion namin at nag-question si Attorney Romy Mac. Sabi niya, are you going to make a partial proclamation? Ang sagot ng Comelec noon was sabi niya, abangan nyo lang yung resolution namin within 1 hour. So the thing I did was I called our lawyer. Sabi ko, ano ba mangyayari? Sabi nila, sinubukan nilang mag-motion for reconsideration, but the answer of the Comelec was the motion of the reconsideration will not be entertained anymore because the Comelec was sitting in bank. So no motion of motion for reconsideration will be entertained. So pagkatapos nun, sabi ko sa mga lawyer, sige, let's call it a day and mag-usap lang tayo supposedly today, the next day. So that was about 5:30. So nagulat ako when 7 o'clock, ang daming tawag, I decided to step out of my meeting at sagutin yung ibang mga tawag. So hindi ko nakakausap si Nancy this morning, nagkausap naman kami. And I think she's here to answer all your questions. Hello? Yesterday, when I was informed by my lawyers na natanggap na nga nila yung invitation for proclamation, so nag-usap-usap kami, ako kasama yung mga abogado ko, tapos pina-explain ko sa kanila ano na ba talaga yung situation dun sa Binangan. So, sinabi nila sa akin na yung 72 out of 304 COCs yung naka-canvas, tapos so I asked them, anong advice sa akin? Is it proper and prudent for me to attend the proclamation in light of the fact na ganun pa nga lang yung naka-canvas? So ang advice nila sa akin is parang baka it's better nga daw na itayin ko pa na mas magkaroon ng basis for proclamation. So after thinking and soul searching. Syempre, alam niyo naman, this is my first time to run, di ba? So, in ever first proclamation ko yon. And I decided na gusto ko naman yung ano ko is yung tama, yung kumbaga walang question pagdating dun sa proclamation. So, I decided na i-defer ko na lang yung pag-a-attend ko ng proclamation. So, I decided not to show up yesterday. But whether or not she was there, she was still proclaimed, no? Alam naman natin yung proclamation yung pagtaas na kamay just for posterity purposes. And I guess siguro nagpapasalamat na rin ako sa Comelec, nagpapasalamat din ako dun sa mga bumoto sa akin since hindi nga ako nabigyan ng chance to say yung mga na gusto ko magpasalamat mo at dun sa tiwala na binigay niyo sa akin. Ang gusto ko nga lang ay yung talagang walang question, walang bahid ng pagdududa pagdating dun sa proclamation. Pag-briefing po lang po yung reason ng Comelec. Kasi explanation ng lawyers ko, parang for them, kulang yung basis for proclamation. Kasi nga, ang nabibilang pa lang ay 72 COCs. Let's put it this way, no? 72 out of 304 translates to 23.68% of the COCs, di ba? At kung titignan natin yung mga COCs na to, I was informed, yung ibang COC na ito ay galing doon sa overseas absentee voting. Na alam naman natin mababa yung turnout. So definitely, less than 23% of the votes have been canvassed, di ba? So ang tanong lang naman ko dito is, of course, tapos na yan. Ano yung naging basis? Why 23%? Meron bang kandidato na nag-motion for early proclamation? Kasi sa local, na-experience ko ito eh. Pag immaterial na o hindi na makaka-apekto yung boto na natitira, hindi pa naka-canvas, yung abogado ng winning candidate will move for an early proclamation. Diba? Bakit? And then, kasi sabihin nun, we move for an early proclamation because the votes that have not been canvassed are immaterial already. Okay, like for example, what happened in Navotas? And this was the same thing I heard that happened in Valenzuela. And I think what happened in Makati and in Manila. Okay, pero mas alam ko yung sa Navotas. 9 p.m., nahandun tayong lahat dun sa G Hotel noong Monday, May 13. I received a call. Sabi,
tatlong clustered precincts na lang out of 135 ang hindi pumapasok yung bato ng Picos. So that represents 2.2% na lang ng boto namin sa nabota. So talagang immaterial. So tumakbo ako sa nabota, tumating ako 9:30. Pagdating doon, sinusubukan ng Board of Canvassers ng nabota na i-proclaim kami, ayaw tanggapin ng computer kasi daw kailangan 100%. So from 9 p.m., from 9:30 p.m. to 3 a.m., nag-intay kami just for those three na hindi na makaka-apekto. So ibig sabihin, sa local level, hinintay yung 100%. I just don't know what... Meron bang nag-move? Unang-una, sino ba sa anim na kandidato ang nag-move for early proclamation? Siguro yun na lang ang malaman natin. Para malaman natin, sino doon sa anim na kandidato ang gusto ng early proclamation, doon kahit 23.68% pa lang ang nakakanvas. Kasi kung merong nag-move noon, it's just granted by COMELEC, then we have to find out. I think it must be made public kung sino yung kandidato na gusto magpa-proclaim na agad, even if 23.68% pa lang nakakanvas. Number two, nabasa ko yata sa philstar.com na even one of their candidates, si Senator Coco Pimentel, said na hindi pa pwede yung ganong partial proclamation. No? Kulang daw yung basis sa base doon sa nabasa kong news report. So yun lang naman yung atin. Wala naman tayong sinasabing kung ano pa man. Just asking questions. No? Because ang goal lang naman natin, so far, I think in general, so good ang COMELEC. But why rush it when you're doing so far so good? And naman naman, I don't know, wala naman nagka-clamor na mag-early proclamation. E tingnan nyo ngayon, nag-early proclamation sila, biglang nagsasalita na yung Lampel at yung ibang grupo, di ba? So, mas mabuti sana kung smooth yon, walang makakapag-question. Yun lang naman yung amin. Because we have winning candidates and we want, ang gusto namin, tapos na yung eleksyon, kalimutan na namin yan, ang gusto lang natin dito ay yung credibility ng eleksyon. At ayaw natin itong maging president because according to attorney Romy Makalintal, this is the first time that it happened na nag-proclaim na walang numero. Kasi dala ko nga yung aking certificate of proclamation, nakasulat nga yung numero ng botong nakuha ko. Yung kagabi daw wala eh, ang sabi sa akin, kasi nagtanong-tanong na ako, wala daw, at saka ginawang alphabetical. Di ba normally, pag ganyang multiple race, it's based on rank eh. So, parang marami na rin ako na-attend na proclamation, lalong-lalo na dun sa local. Usually, ganun nga eh, di ba, ang pag-proclaim according to yung number of votes, kung sino yung first councilor or yung second councilor. Pero last night nga, naging alphabetical order. But they're planning talaga, di ba, to proclaim ilan pa rin doon sa mga nasa listahan. Alam mo, sa totoo lang, mas napagod pa ako ditong last 3 days compared to doon sa 90-day campaign period eh. Kaya kagabi, pagkatapos ng dinanay, ayaw ko na muna mag-isip ng tungkol sa eleksyon eh. Tapos tinawag-tawagan niyo ako ng ang dami-daming tawag, di ba? Kala ko after... After ko ma-proclaim locally. I mean, relax na lang. We'll just wait for the results, just monitor. Eh, mas napagod ako doon mula nung May 14 hanggang ngayon eh. Pero yun, sir, may plano ba kayo? Something about it. Mayroon pa ba tayong magagawa? No, because ang pwede na lang, I don't know, ang pwede na lang gumawa ng action dyan are the candidates involved, no? At I leave it up to the candidates and their lawyers. No, yung kami sa una, COMELEC has decided, sana lang naman malaman, kami lang naman lagi nagtatanong, ano ba naman yung reason? Kasi, di ba, baka maging president ito sa susunod, 23% pa lang may proclaim na. So, amin naman ay puro tanong lang. Yun lang naman eh. I mean, kung ano yung gagawin ng ibang candidates na may stake doon, I think sila na lang ang pwede maghabol dyan eh. So, I haven't spoken to them kasi pagpahingahin yun naman ako, di ba? Yung dami yung tatawagan na kandidato, di ba yung tatawagan ko? Kasi, ang nasa loob, ang nakapasok ay... For sure, dalawa.
Tapos may tatlong nag-aapod, di lima yung kakausapin ko. So I leave it up to their lawyers na lang. Unless, of course, they call me and ask for UNA assistance or UNA legal advice, then we will talk to our lawyers. I guess pag sinabihan ako ng mga lawyers ko na there's already a substantial basis for proclamation. Siguro sasabihin ko nga na kung pwede na ako mag-appear. And siguro pag binigay na nila sa akin yung form ko, meron na ako nakasulat dun sa proclamation na may numbers. Oh, kasi diba, parang sarap din naman, diba, first time ko nga if ever mapoproclaim. Diba, ang sarap pakinggan na, tapos kinukwento nga sa akin ni Kong Tubi, yung pag pinoproclaim daw sila, ina-announce na parang, kunwari, Congressman Tubi Chaco, kunwari, number of votes, ina-announce, diba? So parang, I think dun sa proclamation na nangyari kagabi, walang ganun eh. So yung unang certificate of proclamation, hindi nyo na kukunin, kopya. Wala, actually, nandun na iwan pa eh, because I think yung lawyers ko hindi rin kinuha at nakahapon. So, wala nang luha lang? Wala nang plan to get it? Hindi, I think requirement yun na kailangan kukunin ata yung certificate of proclamation. They will send it to you eh. Kasi katulad ako noong 3 a.m. hindi pipirmahan pa naman kasi yan ng mga ng Board of Canvassers, di ba? Ngayon, yung Comelec and Bank Assistance Board of Canvassers, pi-print out pa nila kung ilang kopya yan. Matagal na proseso yan eh. But when they read it, may initial copy na din sila. But right after proclamation, they would not be able to give it to you. So sa akin, ngayon ko lang nakuha. I was proclaimed May 13. Ngayon ko lang nakuha yung akin. So it will be sent to her naman. But I just don't know what will appear in the number of votes. Or maybe, I'm just guessing, no? I'm just guessing. Maybe it will be finally sent when all 12 are proclaimed. Maybe. I really don't know kung anong gagawin ng Comelec. So, hindi ba okay sa inyo, sir? Na kasi parang siguro, kailangan na din start, parang yung mga sigurado, in-announce yung certificate of proclamation. Hindi, pero okay, kung sasabihin natin sigurado, paano if 75% of the votes have not been canvassed yet, what is the basis to say na it cannot affect anymore the ranking of 1/4? Diba? It's 1/4 against 3/4, eh, diba? Or not even the ranking, that even the votes, diba? What is the basis to say? Yun lang naman natin. So the last statement from Chairman Binay is that he will resign though if anybody thinks may matatanggal pa rin sa 6th. No, we don't have to go that far, diba? Of course, I totally 100% respect for the integrity, the capability of Chairman Briantes. No, we don't have to go that far. Ang sinasabi lang natin is just we were pressing the Comelec to be transparent, to show to the people and explain why. Kaya after this press call, we will not issue any statements anymore and let the election watchdogs issue their statements para hindi man masabing it's about politics. No? Okay. Na mas madagdagan pa yung kinakanvas na votes ng Comelec. Kasi parang I think at this point, ang tinitignan kong numero ngayon, hindi na yung unofficial eh. Para sa akin, mas mahalaga ngayon yung official count ng Comelec. And I think parang kulang pa yung kinakanvas nila para masabi talaga kung sino yung top 5. So basically, it's a sign of protest. No, it's a sign of protest. I guess siguro, sabi ko nga, it's more of my comfort level. It's more of my peace of mind. Na talagang yung malinaw, walang bahid ng pagdududa, yung pag-claim. So, principio, how equals kita kasi the Hindi. It's more of nung nakausap ko talaga yung mga lawyers ko, tapos parang sinasabi nila na 24% lang, tapos most of that pa ay OAV,
konti pa lang yung galing sa probinsya. So parang sa akin, hindi ko pa nakikita talaga yung tunay na boses ng ating mga kababayan kung yun talaga yung gusto nila na mga senators. But you don't know the number of votes that you are. Parang hirap, are you making room for anything is possible because remember dun sa unofficial count may 11.5 million pa na hindi na dadala ata dun sa transparency server. And not a big number, pwede pang magbago yung ranking, pwede pa akong maging, sana naman hindi na ako sabi nila hindi na daw ako lalabas yun sa 12, pero pwede pa akong maging 8, pwede pa akong, diba, it can go pababa or pwede rin akong tumaas. So, some lawyers are filing petition to the alam nyo, ayaw na namin na sabihin politika to eh, di ba? That's why we will leave it up to our candidates who will be affected and who are affected on what their decision will be. Of course, if they ask the support of UNA, definitely we will support our candidates, no? Yun lang masasabi ko. Ayaw lang namin na, kasi pag una na naman yung nag-file, parang self-serving, tapos politika na naman ang sasabihin sa amin, sabihin we cannot accept the 9-3 outcome, di ba? Ayaw na namin ng ganun eh. So, we leave it up to Comelec, at mas magbuti na nga kung third party na lang ang mag-file ng petition. At least, it's because they want credible elections. It's not because cannot be accused anymore na sasabihin, nagsasarap drink kayo kasi ganyan yung resulta. Mas mabuti na talaga third party na. So, yung irregularities, we have already included it in the petition eh. So, I just have to read the Comelec resolution, no? Kung ano yung comments nila doon sa irregularities. And if they say that's it, then siguro, we leave it up to Comelec. Watchdogs or the individual candidates themselves. Parang una, as coalition would no longer have any value with regard to that. Kung ako yung, if I will be the one to make a decision, that will be my decision, no? Let's leave it up to the lawyers of the individual candidates. Unless the individual candidates say, and the lawyers of the individual candidates say, that we need una to be the one to file it. If I'm convinced that UNA has to help our candidates, then definitely we will do. But for UNA to initiate it without a request coming from our 5 candidates, sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, ayokong lumabas na it's for political reasons. Because the elections are finished, we accept the mandate of the Filipino people, we accept the results. So far, as I said, so far, so good naman ang Comelec. Hanggang dumating tayo dito sa puntong to na medyo minadali, no? So, yun, iwanan na lang natin sa iba. I don't want to speculate. I've never speculated. Hindi, mas mabilis yung bilang. Ibig sabihin, mas mabilis yung pagpasok. Hindi, sinasabi ko, I will make it clear. Sabi ko, dapat mas mabilis yung pagpasok ng mga PCOS data. Pero wala, I've never said na dapat mas mabilis yung proclamation kahit kulang yung bilang. Kaya nga natin gustong mabilis yung pagpasok para makapag-proclaim ng buo na 12. Di ba? Yun yung point natin dun eh. Sure, in effect, sinasabi niyo po ba na questionable yung proclamation? Kasi 20% pa lang yung parang. No, okay. I will put it this way, no? Sa akin naman, I always give Comelec, I always believe in the good faith of Comelec. So for me to say na kine-question ko yung legality, would cast doubt on Comelec. No? So I'm just asking them why. Kindly tell us why and what was the basis. Yun lang naman eh, wala naman sigurong masama doon, di ba? Kasi being transparent about it for Comelec, makes the elections more credible. Diba, yun lang naman ang gusto malinig ng tao. Bakit? Bakit? Anong naging basis? Yun lang naman. Kami rin ganun eh.
definitely gusto namin na itong eleksyon na ito ay matandaan na isang eleksyon na naging credible, naging malinis, naging maayos. Nagkakaisa tayo doon. And sabi, sinasabi ko nga, in general, so far, so good naman ang combination. Ako wala. Basta ako, as of the moment, nag-iintay lang ako na mas madami pa yung mabilang. Parang gano'n yung ano ko ngayon. I'm just waiting for a substantial basis of parang canvas votes. Kasi okay, let's put a hypothetical situation. Sabi niyo may third, hindi ko alam kung may third party ng file, no? Anong final nila? Nullification ba? Okay. Ah, okay. Already, yung taas ng kamay is just for posterity, pang picture-picture lang yun eh. When will dumating... She wants to defer it. So ano ba yung ibig sabihin ng deferment na sinabi? Siguro iintayin ko nga na mas maging substantial pa. Siguro, pag nandiyan na, iisipin ko pa kung gusto ko pa pumunta para lang magpa-picture-picture. Do you regret missing it last night? Like, hindi, I'm not for, not because of the base or anything, but the experience of dahil tatalo pa kayo and being greeted by the iniisip ko naman baka mabigyan pa din naman ako ng chance para dun sa photo. So, sino pa nga karo sa akin? Kaya yung Toby na lang ako. Substantial na nga yung kinakanvas nila kasi nung binigay sa akin yung figures ng basis nila for proclamation. Para kasi sa akin, parang hindi ako, parang wala akong peace of mind na parang yun lang yung boto pa lang na nabibilang. Tapos sasabihin ko na sa sarili ko na panalo na ako, na kasama na ako dun sa top 5. So siguro pag umabot, pag na-advise na ako ng mga lawyers ko na, ma'am, talagang ito, we nag-compute kami, talagang talagang hindi na kayo maaalim sa top 5. Siguro by that time, baka I can send word nga sa comment na baka pwede ko nang makuha yung document na proclaiming. Mga ginagawa niyo kagabi habang sasaya-saya na yung mga kasama yung mga datang na sobra naman kayo. Hindi wala naman na deadball kaming kandidato. Baka naman mga hirap. Hindi nga eh. Bumabalik talaga tayo dun sa number of votes eh. Kasi kung nakita niyo yung figure, parang tingin ko ikaw hindi yung comfort level mo parang will be the same as mine. Na parang ang liit eh. Ang liit pa masyado. Did you consult the baby about it? Did you consult it? Siyempre, kailangan ko siyang i-consult. What did he say? At this point, he let me decide. Siyempre, ako naman yung magiging accountable for my action. Hindi naman siya, di ba? Hindi pa din. Kasi alam mo sa amin, para kasi sa amin, lalo na yung sa father ko, gusto niya talaga, siguro kasi lawyer nga siya, he's talagang, gusto niya na nasusunod talaga ng tama yung step-by-step na proseso. Kung hindi na susunod yung step-by-step na proseso at hindi pa naman ito sa standard na basis na para makapagpapit. Right, Nancy Binay there.
well, Senator-elect Nancy Binay there with UNO spokesperson Toby Chanco explaining her absence from yesterday's initial proclamation of the senatorial winners, the top six at least, from the Comelec last night. Ms. Binay explained that her absence was not due to the decision of UNA, but rather based on the advice of her personal lawyers not to attend the proclamation for the meanwhile until they feel that it is the right time with the right amount of votes canvassed that she be present at the proclamation. Mm-hmm. Now, as of last night, at the time the proclamation was made, there were only 72 certificates of canvass that had been canvassed by the National Board of Canvassers. So, Congressman Toby Chanco, the UNA spokesperson, raising questions as to why the National Board of Canvassers appeared to be in a hurry to proclaim the six. He said that during the proclamation last night, the number of votes each candidate received was not announced, which is a deviation from the standard practice. And also, Chanco saying that this appears to be the first time that the winners were announced in alphabetical order as opposed to them being announced in order of who received the highest number of votes. Now, TJ, earlier also, RG Cruz had explained, however, the side of the Comelec in response to all these questions that have been raised. RG Cruz saying that apart from the 72 certificates of canvass which had been canvassed, the Comelec also had on hand an unspecified number of manually generated certificates of canvass, and the National Board of Canvassers believe that based on the total number that they had, there was enough basis to proclaim the six. There was no question in their minds that the six candidates had won the election. Comelec Chairman Brilliant is even going as far as saying that if the National Board of Canvassers was wrong to proclaim the six last night, he would resign. Of course, we have Congressman Chanco this morning saying that there is no need for that and that he still believes the Comelec acted in good faith.